Hello mga bata, ang asignatura naman natin ngayon ay MAPE Health 2 Quarter 4 Week 1. Ang pamagat ng ating aralin ay tungkol sa karapatan at responsibilidad ko ang maging ligtas. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, ang layunin natin sa aralin ito ay natutuhan ang karapatan at responsibilidad bilang isang bata para sa kaligtasan. Pamilyar ka ba sa mga larawan na ito? Naranasan mo na bang gamitin at gawin ang mga nasa larawan? Magaling! Isa-isahin natin ito. Una, magsuot ng mask tuwing lalabas ng bahay. Practice social distancing. Ugaliing mag-spray ng alkohol matapos humawak o humipo sa tao, bagay o lugar. Ang mga ito ang dapat nating ugaliin upang maiwasan nating mahawa sa COVID-19 o sa anumang virus. Gawain sa pagtatuto bilang isa. Basahin ang maikling kwento. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang pamagat ay ligtas ang may alab. Si Maria ay nasa ikalawang baitang sa mababang paaralan ng mabuhay. Simula nang magkaroon ng pandemya, ay palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina tungkol sa mga dapat gawin upang maging ligtas at malayo sa sakit. Ang pagsusuot ng face mask ay hindi niya nililimot. Hindi rin siya nakipaglaro sa labas upang makaiwas sa virus. At sinisiguradong meron siyang distansya sa kapwa kung sakali man na lumalabas siya. Isang umaga ay tinanong niya ang kanyang nanay Melly. Nanay, malayo po ba ang isang metro? Bakit mo naman ay tanong, anak? Napanood ko po kasi sa telebisyon na sa panahon ngayon, dapat ay magkakalayo muna ang mga tao na hanggat maaari ang layo ay isang metro, sagot ni Maria. Tama anak, kailangan talaga nating gawin iyan sa ngayon upang maiwasan ang pagkalat o ang hawaan ng virus. Ang madalas na paghuhugas din ng mga kamay ay isa sa mahalagang gawain na maaari mong gawin bilang isang bata, dagdag pa ng kanyang nanay Melly. Upo. Upo, nanay. Tulad din po kung tayo ay uubo, kailangan nating lumayo sa iba at magtakip ng ating bibig. Ang galing naman ng anak ko. Tayong lahat ay may responsibilidad at karapatan para sa ating kaligtasan, natutuwang sabi ni Nanay Melly. Siyempre po nanay, palagi po akong nakikinig sa inyo dahil po tulad po ng napanood ko sa telebisyon, sabi nila na ligtas ang may alam. Aba, nakamamangha ka Maria. Halika, nakahanda na ang merienda sa mesa, yaya ng ina niya. Sige po nanay, maghuhugas po muna ako ng kamay. Sino ang bata sa kwento? Ano ang pangalan ng nanay niya? Sa anong baitang siya nabibilang? Okay, handa na ba kayong sumagot mga bata? Ang sagot sa number 1 ay, ang bata sa kwento ay si Maria. Sa number 2 naman na tanong ay, ang pangalan ng kanyang nanay ay si Nanay Melly. At sa pangatlong tanong ay, si Maria ay nasa ikalawang baitang. Ganyan din ba sagot niyo mga bata? Okay, magaling. Number 4, ano ang dapat gawin kung sakaling ikaw ay uubo?
Number 5, ginagawa mo din ba ang ginagawa ng bata sa kwento? Bakit? Okay, tingnan natin ang inyong kasagutan sa number 4. Ganito din ba ang sagot niyo mga bata? Tatakpan ko ang aking bibig kung ako ay uubo. At sa number 5 na tanong ay, upo, mahalaga po itong sundin upang makaiwas sa anumang nakahawang sakit. Okay, ganyan din ba ang sagot niyo mga bata? Tama. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa kwaderno ang bilang ng larawan na nagpapakita ng pagiging ligtas. Unang larawan. Pangalawang larawan. At pangatlong larawan. Okay, alin kaya sa tatlong larawan ang larawan ng kaligtasan? Tama, ang larawan number 1 ang nagpapakita ng kaligtasan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat sa patlang ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Number 2, paggamit ng face shield kung lumalabas ng bahay. Number 3, lumabas palagi ng bahay kahit hindi naman kailangan o mahalaga ang pupuntahan. Number 4, gumamit ng alkohol bilang panlinis ng kamay at maiwasan ang mikrobyo. Number 5, iwasan ang matataong lugar. Okay, handa na ba kayo sa pagsagot mga bata? Okay, ang sagot sa number 1 ay mali. Kasi kailangan tayong maghugas ng kamay palagi. Sa number 2 naman ay tama. Sa number 3 ay mali. Hindi ba dapat hindi tayo laging nasa labas, kailangan lagi tayong nasa loob ng bahay at lalabas lamang tayo kung kinakailangan. Number 4, tama. At number 5, tama. Okay, lahat ba ng kasagutan nyo ay tama mga bata? Magaling. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin ang mga sitwasyon na nagpapakita ng kaalaman sa pagiging ligtas bilang karapatan at responsibilidad. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, tinawag ka ng iyong tatay upang kumain. Ano ang iyong gagawin? A. Magdadabog ako. B. Magkukunwari na hindi narinig si tatay. C. Maghuhugas muna ako ng kamay. Ang tamang sagot ay letter C. Tama. Number 2, niyaya ka ng iyong mga kalaro sa labas para maglaro ng holen. Ano ang gagawin mo? A. Tatakbo agad ako palabas ng bahay para makapaglaro. B. Sasabihin ko na hindi ako maaring lumabas dahil iyon ang bilin sa akin ni nanay. At C. Aawayin sila. Ang tamang sagot ay tama, letter B. Number 3. Napansin mo na walang suot na face mask ang iyong ate na pupunta sa paaralan upang kumuha ng iyong module. Ano ang maaari mong gawin? A. Tatawagin si ate bago pa man ito makalabas ng bahay at ipaalala na wala siyang suot na face mask. B. Hahayaan siyang makalabas ng bahay kahit na wala siyang suot na face mask. At C. Hindi papansinin si ate. Ano kaya ang tamang sagot? Tamang sagot ay letter A. Okay, lahat ba ng sagot nyo ay tama mga bata? Magaling! Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5.
Lagyan ng check ang kolom batay sa dalas ng iyong pagsasagawa ng mga angkop na pamamaraan sa karapatan at responsibilidad mo upang maging ligtas. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga pamamaraan sa karapatan at responsibilidad upang maging ligtas. Ang maaari niyong mga sagot ay palagi, minsan, at hindi. Number 1, sumusunod sa panukala ng social distancing. Number 2, naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Number 3, lumalayo sa kausap kung umuubo. Number 4, nagsusuot ng face mask. At number 5, pagbibihis o pagpapalit agad ng damit kung galing sa labas o may pupuntahan o may pinuntahan. Okay, sa gawain sa pagkatuto bilang 6, isulat sa iyong kwaderno ang 2 gawain na iyong ginagawa upang maging ligtas. Ang maaari niyong maging kasagutan sa gawain ito ay halimbawa lamang ng pwede niyong sagot. Number 1, hindi po ako lumalabas ng bahay upang hindi makasagap ng virus. At, ugaliin po ang pagiging malinis sa katawan at kumain ng masustansyang pagkain. Maaari pa kayong mag-isip ng iba pang maaari niyong kasagutan. Ngayon naman, bilang huling gawain, sumulat ng talata na may 3 hanggang 5 pangungusap. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karapatan at responsibilidad upang maging ligtas? Ang maaari niyong maging kasagutan ay bilang isang bata, marami po kaming karapatang tinatamasa. Ngunit sa panahon ng pandemya, kailangan po namin sumunod na huwag maglaro sa labas ng bahay upang makaiwas sa COVID-19. Ang karapatang makapag-aral ay aming ring natatamasa. Ngayon, sa tulong ng aking magulang, kapatid at guro, subalit, responsibilidad ko pong mag-aral ng mabuti upang matuto. Ayan, isa din yan sa mga halimbawa ng maaari niyong maging kasagutan sa araling na ito. Okay, naintindihan niyo ba ang ating aralin, mga bata? Sana naman ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay MAPE Health 2, Quarter 4, Week 1. Salamat sa panonood at God bless everyone.